10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kamusta naman? Sinunod mo ba yung mga fact-checking na ginawa natin last time? Hindi ka na ba masyadong nagpapaniwala sa mga kung ano-anong nababasa at nakikita mo? So, kung nagustuhan mo yung previous SK vlog namin, share mo na para pang pag-good vibes. And guys, kung hindi mo pa napapanood at mas interested ka ron, click mo na lang yung nasa taas ng link para ma-redirect ka doon. Eh, kung tapos ka naman na yun, or tapos mo naman na yun, stay ka na lang dito at stay home ka na lang din kung wala ka namang gagawin sa labas. So, eto, lagi nating pinapaulit-ulit natin to sa lahat ng SK vlog natin na mag-stay home na lang kasi pataas ng pataas yung cases natin sa Philippines. And guys, kung ngayon ka palang manonood ng SK vlog namin, make sure na nilike mo na tong video, nakapag-subscribe ka na, and na-hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod pa naming mga videos. Guys, we are giving away Pulos PKT 3023 Vlogging Kit and RC Drone 8807 to our 2 lucky subscribers. 2 lucky subscribers yan, guys. When we reach 1,000 subscribers, so watch our SK vlog until the end to know more about our mechanics. So don't forget, and guys, don't forget to include the following hashtag, #SKBuddies kapag isha-share nyo tong vlog na to. And syempre, don't hesitate to leave your comments na rin kung may gusto kayong malaman or i-share namin or i-share pa sa amin. So, punta ulit tayo sa kaibigan natin si UNICEF tungkol naman sa mga easy, affordable, and healthy eating tips sa gitna ng pandemyang to. So, meron tayong lima tayong pag-uusapan or limang tips sa pag-uusapan at i-discuss tungkol sa article nila. So, yung una, keep up fruit and vegetable intake. So, from the word na lang, sa title na lang ng ano na to, keep up fruit and vegetable, all about fruit and vegetable talaga siya na dapat kumain tayo ng ganito, ganyan, gulay, tsaka prutas. So, sa panahon ng pandemya, syempre, dapat healthy eating talaga. Kaya isa sa mga unang dapat i-consider ang mas marami or mas madalas na pagkain ng mga prutas at gulay. Sus, hindi pa naman pandemic, ina-advise na yan at alam na natin na ang Pilipinas ay hitik sa napakaraming prutas at gulay kahit saan. Especially pag nasa ano ka, pag nasa province ka, 'di ba? Mga SK buddies na nanonood na sa province, kung saan province ka man, i-comment mo na yan. Tayo guys, so swap in healthy dried or canned alternatives when fresh produce is not available. So pag wala na tayong pagkain, wala nang kayo mabiling mga, syempre, minsan talaga nagkakaubusan sa merkado ng mga fruits or veggies. Ayan, may mga alternatives kami para sa inyo. Kasi kahit pandemic, iwasan muna natin yung noodles. Makinig, iwasan muna natin yung noodles guys. Imbis na noodles, why not humanap tayo ng mga canned na beans or yung mga dried na pagkain? So, mga tuyo paminsan-minsan o kaya sardinas. Ayan. So, syempre with a twist dapat. Lahat, para hindi din nakakaumay kung palagi tayong tuyo, kung palagi tayong sardinas. Pero sinabi ko kanina, di ba? Paminsan-minsan lang, huwag makulit. Pero kailangan din natin yung gawin natin with a twist. Kaya pwede natin gawing tuna pasta, para sosyal, or sardinas na pasta. Pero yung pasta, gawin nyo ng sotanghon kung wala talaga yung pambiling ano. Sotanghon na pasta nila yung ganahin nyo. At least pasta, di ba? Kahit kasi pwede at available yung mga fresh na meat at fish. Ayan. Paano pag sobrang taas? Kasi hindi na talaga natin alam na parang ganito. Yung mga veggies, mga fruits, at yung mga meats natin, hindi natin alam kung tataas ba or bababa. Pero mostly talaga tumataas yung presyo nila. Lalo sa baboy, manok, ayan. Yan yung mga pagkain madalas tumaas. So, dapat may mga alternatives pa rin tayo gawin, di ba? So, sabi pa sa UNICEF article, pwede rin daw yung mga oats na may gatas for breakfast. Super healthy ng oats, guys. Yan, isa din yung pagkain na yan, pagkuna ng protein, lalo na sa mga nag-gym dyan, sa mga nagda-diet. Ayan, kung medyo may budget kayo, yun na lang kaysa puro noodles. Lalo na talaga pag gustong-gusto mo talagang mag-diet.
mga healthy diets. Oats yung recommended ko din para sa akin. Marerecommend ko din na pagkain sa breakfast pag wala na kayong ibang makain pa. So ayun na nga guys. Move tayo sa ano, sa next ano natin. So yun na nga lang, pero sana na healthy na possible ka pang pumayat. Yun yung sinabi ko sa iyo kanina. Pwede talagang ano, yun yung alternative para kung wala na kayong makain na pagkain, yun oats, yun guys. Syempre dapat may proper exercise din. Hindi na it's impossible. Siguro may mga times din siguro na pag nagda-diet ka, pumapayat ka. Pero mostly, 'di ba? Pag nag-diet ka, dapat sasamahan talaga ng exercise para super effective ng diet mo. Yun. Ganun talaga yun. So, diet with exercise para super healthy ka at tumaas pa yung immune system mo. Tsaka, kanina sinabi ko kumain ng vegetables. Sa number one rules na, sa number one ano natin, kumain ng fruits and vegetables and mga vitamin C na foods. Ayun guys. So, eto na, pangatlo. Nasa third ano na tayo. Build up a stock of healthy snacks. Super ano nito, lalo na sa mga kiddos dyan, sa mga may mga anak, mga mommies, daddies, makinig kayo sa akin ngayon. Kasi ako yung magtuturo sa inyo for now. Char! Joke lang. So, katulad nga ng sinabi ko kanina, syempre, iwas muna sa junk foods. Hindi talaga muna, iwas talaga sa junk food. What I mean sa junk food is hindi siya nagko-close lang sa, hindi siya nag-aana lang sa nagmimin lang na chicheria. Hindi siya. What I mean is, mga fast food na pagkain like ano, mga burger, fries, yan yung mga masyadong mamantika na mga pagkain, iwasan natin kainin yan kasi super unhealthy talaga yan. Kaya nga siyang tinawag na junk foods kasi wala siyang nutrients, as in junk talaga. Masarap pero junk. Sarap pero hindi talaga healthy, ganun. Ayon nga sa isang article ng food.ndt.tv.com, junk foods are processed foods consisting of high calories, but that is considered as only a broad umbrella. So high calories tsaka mga mamantika talaga, yan yung ano talaga ng junk foods. Lalo na sinabi ko nga kanina, burgers, yan mga junk foods yan. Mga fried chicken na nabibili natin sa mga fast food chains, ayan. Fast food chains. So, sobrang appealing kasi nila at talagang mouth-watering kapag nakikita mo, pero sobrang unhealthy. Sino ba namang makaka-resist sa ano, pag binigyan ka ng burger dyan, sobrang juicy, sobrang laki, may ano pa, double patty pa, di ba? Parang gusto mo talaga kainin yan, pero super unhealthy din siya. Kaya yun yung isipin nyo guys. Instead daw ng mga junk foods at pagkain na lang, mga junk foods yung kainin nyo, pakainin nyo na lang na sila, or yung mga babies nyo na mga pagkain, like mga mani o kaya dried fruits. Ayan. Kung may alam kayo pang ibang alternatives na ano na health, alam nyo healthy, tsaka pwede nilang mga pang snacks, ayan, pwede nyo siyang anuhin yun guys. Pwede nyo ipakain yun sa mga kiddos nyo. Mga mommies and daddies, huwag puro junk food. Kung nagtatantrums yung mga babies nyo or mga adapt nyo kasi gustong kumain ng mga chicheria or mga fast food, mga foods, huwag nyo muna itolerate yan kasi super unhealthy talaga. So, pwede rin hard-boiled egg o iba pang mga alternatives. Ayun, marami talaga alternatives. Mag-search na lang kayo sa Google kung gusto nyo pang malaman yung mga healthy alternatives na pang snacks, na mga pang sa mga kiddos nyo or sa mga, kahit hindi sa mga bata, kahit sa inyo, habang nanonood kayo ng Netflix, habang nagna-Netflix and chill kayo, di ba? Habang nanonood kayo, instead of kumain kayo ng burger or fries, why not kumain kayo ng mani? Sobrang healthy talaga. So, pwede ka rin bumili ng mga patatas, tapos hiwain nyo, tsaka i-fry para sa healthy fries. Ayun, healthy fries, di ba? Or i-bake nyo yung patatas para healthy ano talaga, healthy living kang tao. So, dagdag pa sa article and they quote, "These foods are nutritious, more filling, and help build healthy eating habits that last a lifetime." Kasi kapag nakasanayan nila yon, panigurado naman na magiging habit na nila yan at maging kayo rin. Guys, nothing is impossible. Kailangan talaga ng consistency sa isang bagay.
Kasi may nabasa akong article, nakalimutan ko lang talaga kung saan, kaya hindi ko masyang masasite. Kapag ginawa mo yung isang bagay ng paulit-ulit sa loob ng 21 days, ayan, magiging habit na yon sa'yo at hindi mo na matatanggal sa system mo mismo. Tignan mo yung mga 21-day workout, 21-day challenges, di ba? Yun yung talagang ano, yun talaga yung mostly na nakikita natin sa YouTube, lalo na pag nagsastart tayo mag-workout. So, kaya kung may gusto kayong gawin or may gusto kang gawing habit, make it, work it in 21 days. Dapat walang tigil yun. Consistent yung paggawa mo doon kasi habit siya. Di, kasi pag ganun, kunyari nag-workout ka ng, ano, ng 21 days, pero that time, may ano ka, may... Pero normal lang yun kesa na may cheat day ka per ano. Kasi mostly, ganito talaga. Mag-workout ka ng may challenge, 21 days challenge ng workout. 1 week mo siyang ginawa, nagpahinga ka isang beses, pero yung pahinga mo naging 1 month. Diba, wala talagang consistency. Kaya, guys, kung gusto mong, ano, kung gusto mo talagang pumayat, gusto mo maging healthy, consistent lang talaga yung kailangan at disiplina sa sarili. So, ayun yung ma-advise ko sa inyo mga nanonood na gustong mga ganon. So, next to our list ay limit highly processed foods. Junk foods, panigurado, mga processed food, lalo na sa mga fast food chains. O, ensure maraming matatamaan dito, lalo na ako mismo. Kasi, di ba, to sino pa, soft drinks was super sarap na to, pero guys, we should limit eating or drinking these kinds of food. Kasi, iwas muna tayo sa mga ganyang pagkain, mga SK bodies. Makinig tayo sa sinasabi ng UNICEF na na-search namin. So guys, makinig muna tayo. Kasi, kapag nag-grocery tayo, minsan ang iniisip natin, kailangan ready to cook na. Kasi diba, lalo na pag sa nag-work, sobrang hirap magluto talaga ng kunyari, magluluto ka pa ng mga pagkain na sobrang tagal ng process, why not magluto na lang tayo ng mga easy to cook, diba? Or ready to cook na lang. Pero guys, try to considerate din kung healthy ba yun. Kasi balik tayo doon sa number 1, 2, and 3 na foods natin. Sa mga sinabi ko kanina, number 1, number 2, and number 3 na sinabi ko kanina. Kasi syempre, kapag naging habit mo ang pagkain ng processed foods at drinks, habit mo na yan at maaaring mauwi yan sa maraming complications pagtanda natin. So, advice mga ng UNICEF na instead na sugary drinks, magtubig ka na lang ng marami. So, lahat, kahit pag nagda-diet, di ba kahit pag nagda-diet ka naman, talagang kinakat mo yung sugar level mo. Kaya pag nag-milky ka guys, wag nang mag 100% na sugar, okay? Let us use this pandemic to reset our lifestyle. Kung hindi bagong taon ang nagbago sa inyo or magpapabago sa inyo, baka ito na ang calling nyo para maging healthy. Lalo na wala tayong masyadong ginagawa sa home natin kasi nga, di ba, naka-lockdown tayo. Although, yung iba pumapasok na sa work, pero yung iba dyan, lalo sa mga students na wala masyadong ginagawa, eto na yung calling natin para maging healthy at para mag-exercise pa. Hypocrisy at this level. Kasi ako, hindi ko talaga masyadong nagagawa pag-exercise, pero trina-try ko talaga. As in, I tried my best para mag-exercise. At syempre guys, last is make cooking and eating fun and meaningful part of your family routine. Build your family's bonding by simply letting them help with chores, gawain bahay around the house. So, ayun talaga yung sa quarantine, yun talaga dapat yung gawin yung bonding ng mga kids nyo or kahit sa mga nanood na mga kids dyan, yun yung maging tumulong kayo sa mga gawing bahay, lalo na sa mama mo, tulungan mo yung mama mo. Kasi especially sa mga pagkain piniprepare at kakainin. Kasi guys, sa paraang yun, mas magkakaroon kayo ng closeness sa isa't isa. Kasi diba, yung mga dating bagay na hindi mo masyadong ginagawa, like kunyari, tutulungan mo yung mother mo sa pagluluto or kahit maghiwa ka lang ng sibuyas, bawang, sa simpleng ganyan, natutulungan mo na rin at nagiging close na rin kayo ng mother mo or ng father mo or kayong lahat. So, hindi lang yun na,
na ipapaintindin nyo rin sa bawat isa na kailangan nyo kumain ng mga healthy na pagkain. Kasi sobrang sarap talaga na sa isang bahay may kumakain ng healthy foods, madadamay na lahat. Ganun talaga, di ba? Sa pamilya talaga nagsastart. Pag isang naggumawa nito, lahat nagagaya. Kaya sabi ni UNICEF, iwas stress at anxiety din daw yon. So guys, uy, muntik ko nang makalimutan to. To be qualified for the raffle of PKT 3023 and RC Drone 8807, simply Bisaya ka girl. Simple lang ang mga SK buddies. Just subscribe on our YouTube channel, hit the notification bell, share one of our SK vlog with the hashtag SK buddies. Ayan, i-share niyo lang guys and take a screenshot of both YouTube channel. I mean both, hindi yung bangka. Both YouTube channel subscriptions and share posts and message us on our Facebook page at Steve Cal Marketing or SK Technologies. Kasi guys, sa next vlog or sa next SK vlog natin, pag-uusapan natin ang mga larong pwede niyong gawin kasama ang mga anak o kapatid o kahit sino pang mga bata at isip bata na kasama niyo sa bahay. So, may ilang mga items akong hahalungkatin at sabay-sabay nating laruin at paglaruan. Pero hindi kasama yung feelings, ha? Char! Again, SK buddies, don't forget to share today's SK vlog sa inyong mga social media accounts. You may also visit our website at stevegal.com.ph and like and follow us on Facebook at Steve Gal Marketing and SK Technologies. And huwag niyong kalimutan ilagay ang hashtag SK Buddies. Nagustuhan mo ba to? Like mo na, subscribe ka na rin para sa susunod na SK vlog. Hindi ka na mahirap ang maghanap kasi na-hit mo na yung notification guys. Habit, salamat sa pag-tune in today's SK vlog. Don't forget to follow Steve Cal Marketing and SK Technologies on social media. Again, this is your SK Buddy Shane. Thank you for tuning in. See you next time, SK Buddies. Bye-bye!